Magandang araw po uli sa inyo. Narito po naman si Mang Oka. Mang Oka Vlog po. Alam nyo po mayroon po tayong tatalakayin na ito. Ito po yung mga tungkol pa rin sa natawag na Pangil ng Kidlat. Alam nyo po mayroon po akong naging karanasan po dyan. Ito lang ma-share ko sa inyo kung ano masasabi nyo. Kung ito nga ay swerte o naging buenas, dahil ang sabi nila pag may hawak ka daw ng mga ganyan yung pangil ng kidlat ay bibinasin ka sa sugal, bibinasin ka sa negosyo, bibinasin ka sa sabong. Tayo po, kayo na po ang husga nito. Kasi noong 1975, alam nyo po tagunan po noon, mga July yun July, hindi ko na matandaan kung araw dahil sa katagalan na rin. Ito po ay ako'y kasalukuyan pong nasa natatira sa Pandakan, Manila, sa May Laure Street. Alam nyo doon maluwag pa ang daan ng Laura na yan tapos ang harapiris ng tren, kaya parang maluwag pa. Ngayon ang nangyayari po umulan, lakas ng ulan noon, medyo dapit hapon, nag-agaw dilim. Lakas ng ulan, kulog ng kulog, tapos kidlat ng kidlat. Ako'y nasa pangalawang palapag po ng aming bahay noon, pangalawang palapag, second floor. Bukas yung bintana, kasi alam nyo naman mga bintana noon lalaki. Tapos may mga grills po na bakal. Bigla na lang kung may sumagitsit sa harap ko po mismo, ha? Dapat ako sa bintana. Buti po nung po yung tumama yung doon po sa may barandillas na bakal. Ha? Doon po sa bintana. Nakimulat po talaga kung ako yung natulala. Ha? Talagang grabe ha? Sa lakas eh. Buti na lang talagang hindi naman ako nahagip nung kidlat na yun. Ngayon, nung aking ako'y nahimas na himas pa sa nabalik ang aking pagkagulat, ay nakita ko na medyo may umusok-usok pa talaga. Ang nang aking mano ay parang putik lang pala. Parang putik yung totoong napangyayari ito. Yung kidlat na yun, parang putik lang siya. Kulay brown. Parang tsokolate. Maliit lang naman. Maliit lang. Ganyan. Tumama dun sa bakal. Talaga yung bakal kasi tumama dun. Mainit-init. May bakal na ganyan. Tumama. Tumama yun dito. Ganyan bakal. Dito. Maliit lang. Kasi laki lang ng juice. Ganyan kasi laki na. O parang hulin lang kasi laki ng hulin. Tumama dun sa barandillas na bakal. Umusok-usok pa talaga. Alam mo, talagang kinuha ko yun. Yun, kinuha ko. Tapos inilagay ko sa isang, kinuha ko ng may tela naman. Ganyan, may tila na itim na rin na gano'n. Mga ganyan na binalot ko. Pero yung binalot ko muna. Tapos inilagay ko sa ganitong mga lalagyan. Ha? Yung coin purse na ganitong itim, yan ay lagi kong daladala. Noon, may daladala akong gano'n lagi sa katawan. Ganyan nga yun, mayroong akong mga ginagawa pa noon. Ilalagay ko dyan dito, sinigit ko yun, gano'n. Talagang inalagaan ko yung na yun. Lumipas ang mga isang buwan, magdadalawang buwan. Nagdegosyo naman ako. 19, tanda ko noong September, buha ko ng pwesto dyan sa Mandaluyong, yun sa Kalentong, nagtayo ako roon ng kainan muna, nag-umpisa kainan. Nag-umpisa ako na mismo ng October 1st, yung tatlong mesa na talagang mga gamit talagang mga plastic. Mga upuan ganyan, mga usong plastic noon ganyan, mga upuan, plastic, tatlong ilang piraso lang, tatlong mesa,
Maapos mga ilang upuan, mga siyam, sampu, ganun, plastic lang naman lahat yun. Na yun kasi ang uso noon. Ano? Pagkatapos noon, aba, nag-click. Biro nyo eh, October, November, December. Pagdating ng January, alam nyo na nangyari doon, eh, lumaki na yung karindiriya. Daging sampu na. Ano? Sampu hanggang lumaki ng lumaki. Hanggang nagkaroon pa ako ng branch. Eh, sa madaling sabi, nagka-branch pa ako. Nagkaroon pa ng dalawa. Ha? Hanggang mga 1987, ano, pinaalis naman ako doon dahil nabenta yung lugar ng nabenta. Pero meron pa akong dalawang naiwan, isa sa Maynila at saka isang sa Mandaluyong. Pagkatapos noon, ayun na nga, dire-diretso pa rin ang ating negosyo. Hanggang sa mga nagkaanak po ako, ano, kaya naman, nag-anak po tayo. Yun yung mga anak ko siguro sa sipag, tiyaga, kaya sa Buenas o anuman, eh, nakapag-aral po naman sila lahat. Nakapagtapos po naman sila. Number one ka po, pero sa aking ano eh, siguro ito ay dahil sa sipag, tiyaga, at saka discard sa buhay. Kasi mga bata pa sila, nung ako'y tumikita na, malaki yan na, malakas na, eh, kinuha ko sila ng mga educational plan, educational benefit na gano'n. Kaya lahat ba sila nakatapos. Ganun po. Kaya sabi ko, naalala ko ngayon, palagay ko ang talagang number one na hanting-hanting, agimat, ugertod, ugaling sa katawan ay nasa atin lang. Kailangan lang natin yung sipag, tiyaga, ayan, yung mga diskarte sa buhay, edukasyon, number one yan. Kung may mga anak tayo, pilitin nyo pong makapagtapos sila, lalo po ngayon sa panahon na to. Dahil pag hindi po nakapagtapos yung mga anak po natin, sa dami na po ng Pilipino, nung kapanahon na namin, nasa 20 million, ngayon po, 100 million na po tayo. Parami pa ng parami. Kaya dapat po eh, pag sumikapan po, pag-aralin yung mga anak natin, sila po ang buenas at sila po ang magiging swerte natin kung nakapagtapos sila. Panalo po tayo lagi pag sila ay nakatapos yung anak po natin. Ako po, yung aking mga anak natapos na rin, meron na po tayong isang inhinyero, meron na tayong businesswoman, yung anak natin sa, meron po tayong isa rin nakatapos ng Master of Psychology, at meron din po tayong abogado. Yung po ako nagpapasalamat, meron po tayong abogado. Yung buso ko po, batang-bata pa. Eh, one thing po naman, kaya ako'y natutuwa at nagpapasalamat doon po sa kung may kapal din. Maaaring guidance o maaaring din isa-isama na natin itong pambihirang pangyayari. Dahil ako'y binuhay eh. Eh kung ako'y tinamaan ng kidlat, eh di wala na po tayo ngayon. Kaya salamat-salamat. Kaya yung mga makakapanood nito o eh ito po yung totoong pangyayari po. Bukas po ako. Ayaw ko lang kung anong masasabi nyo, bahala na kayo. Kung sino man yung nakakita ng tunay na Pangil ng Kidlat, sabihin nyo rin. Dahil ako talaga ito'y totoong pangyayari. Sana magustuhan nyo po itong kwento po ito. Pero hindi po yan sa awin natin doon sa mga anting-anting, sa mga agimat, sa mga bertod. Diyan po ay nasa atin sipag, tiyaga, edukasyon, o kaya diskarte sa buhay. Ayan po ang mga number one. Yan ang po ang number one ng mga agimat, anting-anting na dapat pong makuha natin. Kaya po, yung hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Mag-like, mag-comment, at mag-share na rin po. Mangkoka Vlog, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po, Mangkoka Vlog.